Anita Benson. Yuri Villa. Hold up, hold up. Bukuhan mula District 1 hanggang District 6. Ginaganap namin ito kadalasan sa City Hall o kaya sa host barangay kung may nag-host kasi medyo madami-dami. Kung magpa-graduate kami dati, umaabot kami ng 400, 300 plus. Pero dahil nung eto na nga yung ating pandemic sa sitwasyon natin, itinuloy pa rin namin ang programa through blended training. Kasi face-to-face pag skills ang kailangan. No? Face-to-face talaga. Pero dahil nung kasagsagan, hindi talaga pwedeng maganap yon kahit nga ang mga schools, di ba? So blended kami, naka-online sa lecture. Kung may demo, naka-online. Tapos nag-meet ng actual with a minimal scheduled students para ma-actual kayo. Kasi mahirap po i-online. 51st Manpower Barangay-Based Skills Training. Happy Graduation Day. Una, natutuwa akong marami pa rin ang nag-enroll sa ating training kahit naharap tayo sa maraming pagsubok. At online blended learning man ang paraan natin ngayon. Bagamat hindi madali ang pag-a-adjust,
pinili ninyong gawing makabuluhan ang huling tatlong buwan. Pangako na patuloy natin aalalayan ang mga determinadong individual gaya ninyo at ang mga maliliit na negosyo. Ang ating isa pang layunin, tutukan ang pagbabakuna at tuldukan na ang COVID-19. Alam natin sa ganitong paraan, magbubukas muli ang mga negosyo at dadami ang oportunidad at trabaho. Samantala, hinihikayat namin kayong tingnan din ang online-based na negosyo para lumawak ang inyong reach o posibleng maging customer. Nakita na natin ang potensyal ng online businesses. Karamihan sa atin ngayon, kung may gustong bilhin o may kailangan sendisyo, ay hinahanap muna ito sa social media o online. Sana'y huwag tayong matakot na subukan din ito. Sa panahon ng pagdududa, ay balikan natin ang alaala ng araw na ito na tayo'y nakapagtapos sa kabila ng kawalan ng katiyakan. Nasa kamay po ninyo ang tagumpay at kayo po ang pag-asa ng Quezon City. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Salamat po, Mayor Joy Belmonte. Before we proceed, may we acknowledge... Araw ah. Joke lang po. Good morning! Good morning! Handa na ba kayo? Handa na! Handa na ba kayo yung imposible naging posible ngayon? Kaya palakpakan niyo po yung mga sarili niyo. Nauna, pagpasok niyo pa sa training o sa seminar, parang nag-iisip kayo, imposible, matatapos ba natin to? O ngayon, nandito na kayo, posible pa lang matapos. Diba? Kahit na mainit, nakaganyan kayo. Diba? Ano po yan? Mas maganda pag ngayon pinagpapawisan tayo dahil nga po sa pandemic o sa COVID. Bakit ko nasabing imposible, nagiging posible? Kahit po may pandemic, kahit na nag-iisip tayo paglabas natin ng bahay, tutungo tayo kung saan man may pupuntahan, nag-iisip tayo, pag-uwi natin sa bahay, may COVID ba tayo? Diba? Parang nag-iisip ka talaga. O, kaya tanungin mo yung katabi mo, may COVID ka ba? 1, 2, 3! May COVID ka ba? Ano sagot? Wala! Pare-parehas lang tayo. Ay, ito pa, sabihin mo ba sa katabi mo, nagpabaksin ka na ba? Sino ba hindi nagpabaksin dito? Tay-tay dyan! Anong barangay? Ay, Toro? Santo Cristo! Santo Cristo! Kagawad! Next week, pag may schedule ng vaccine, lahat ng mga dressmaking natin, kailangan na pabaksinan na para malakas. Diba? Kasi, lagi kayong lumalabas, lagi kayong may programa, kailangan dapat kayo mauna magpabaksin. Bakit ko nasabi yung mga ganyang mga salita ngayong umaga? Dahil yan yung araw natin ginagawa. Sa